TikTok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang wala na namang comment sa TikTok. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, panoorin niyo po sa ating YouTube or Facebook yung ano, kung hindi po kayo makakomment. Thank you kay Arnel Rosales. Para dun sa mga gustong mag-comment, subukan niyo dun sa YouTube o kaya dun sa Facebook. Sa Facebook, we're on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, or sa Trixie Cruz Angeles na page. Hindi niyo makikita dun sa personal account. Masyado maraming na-upset. Thank you kay Emj. Thank you kay Arnel para dun sa mga pinapadala ninyo. Thank you very much, that Kabagnot Ornedo. Team Kabagnot Ornedo. Thank you din very much. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. So, umpisahan na natin. Exciting, eh, di ba? So, mayroon pong depensa. A few days ago, ni-report po natin yung manifesto ng ilang mga opisyales, na dating opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ito ay karamihan ay mga graduate ng PMA, pero merong mga ilan doon na hindi. Bukod pa doon, maliwanag ang kanilang pakay para dun sa manifesto, ay kino-call out nila si Senator Raffy Tulfo para sa, dahil sa kanyang programa at sa kanyang pag-action bilang senador, na parang naitatawid niya yung ginagawa niya dun sa TV program niya doon sa Senado. Ngayon, sandali, double check ko lang. Ayan. Sige. Merong nabitin dun sa YouTube. Saglit lang po ha. Ayusin lang po namin yung YouTube namin. Kaloka to. So in the meantime, ano ang opinion ninyo? Kung nabasa nyo man, nandito ilalagay natin sa screen natin yung sagot ni Senator Raffy. Tubasi dun sa sagot niya, italakayin natin kung ano yung mga binabanggit niya dun sa ano, sa kanyang kasagutan. Hindi ako sang-ayon pa rin ha, pero importante na naririnig natin yung panig niya. Ayan. All right. Sine-check ko lang ha. Ayan. So, ito nasa screen na yung ating, yung kanyang, ano, yung statement. Pero basahin pa rin natin. Statement from the office of Senator Raffy Tulfo. It has come to our office's attention that a spliced video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020. He's making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Masakit isipin na ang kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyung pampulitika. Wait, what? Okay. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ako din. Ang kanyang ama, so he goes on to say kung sino-sino yung mga relatives niya, yung tatay niya na miyembro ng Philippine Scouts tulad ng tatay ko, na lumaban sa Hapon at nalipat sa PC, na promote bilang colonel, etc. So puro ano to. Dagdag pa sa kanila ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng US Armed Forces in the Far East, USAFE.
At yung yun, na si Staff Sergeant Sabastulfo. Sa katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ng ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. So ang sinasabi niya dito, dito muna tayo sa first part ha, na unang-una, nag-start yan, sinasabi niya na spliced yung video. Ngayon, ako mismo, bago tayo gumawa ng komentaryo dito, binasa ko yung buong episode ng Rapi Tulfo in Action na yun. At yung mga naman nagpapakita, halimbawa doon sa TikTok at saka sa Facebook, sa ibang larangan ng social media, sa ibang mga iba-ibang mga platform sa social media, nakikita natin na kinuha yung isang portion ng kanyang ano, ng kanyang mga sinabi. Ngunit, dun mismo sa ating pahayag, binasa natin, sinulat natin at binasa ng buo ang kanyang sinabi. Including yung mga umpisang-umpisa pa lang, although tinanong niya kung bakit niya iniwan yung kanyang kasintahan, kung bakit binrake off niya yung kasal or hindi niya gustong ituloy yung kasal, tinanong naman siya ni Senator Tulfo, matapos niyang sagutin na, yun nga, marati kami nag-aaway, kinukuha daw ni Ma'am Daisy Ray yung kanyang ATM, eh hindi pa daw sila kasal at gusto niyang ibigay ito sa kanyang nanay. So ang sagot ni Senator Raffy doon ay, alam mo sir, duwag ka. And then sinabi niya, malamang daw kapag nasa encounter, itatakbo siya habang sumisigaw ng mama. O kaya magtatalukbong, magdadasal at ano, hahanapin ang nanay niya. Tapos, sabi ni Sendong, what you read in your post live stream is correct. Mas masakit nga panoorin ng buo. Binuo ko talaga, pinanood ko ng buo. At nakita ko kasi may portion pa doon na nananakot pa sila na maaaring kasuhan or kakasuhan siya ng dalawa, administratiba doon sa Philippine Army at saka ng unintentional abortion at saka vawsi. Bilang isang litigator, alam natin na although posible yung mga charges na yon, alam din po natin na base dito sa mga sa ebidensya at base doon sa facts itself, ito ay simpleng breach of promise to marry. Ang breach of promise to marry po ay isang civil case. At sa civil case na yon, danyos lang po ang maaaring masingil dun sa tao na nag-break off nung kanyang kasal dahil naghanda na yung partner. Pero dito, gusto pa nilang itulak dun sa unintentional abortion at saka vawsi dahil daw na-stress yung babae dun sa pag-break off niya ng kasal. Unang-una, hindi po makakonsider na abuso ang pag-break off sa kasal dahil ito ay nangangailangan ng consent. Wala pong magiging valid na kasal kung mayroon tinatawag tayong vitiated consent o hindi tunay yung pagsasang-ayon ng isang tao sa pagpapasok sa kanilang kasal. So, bukod pa doon, nag-file nga ng kasong administratiba si Ma'am Daisy Ray doon sa against dito kay PFC at na-dismiss po ito ng provo-martial. Ano yung provo-martial? Sila po ang nag-iimbestiga ng mga kaso at pina-forward sa court-martial kung sakasakaling i-forward yan sa JAGS for possible court-martial kung sakasakaling pasok ito. Ang findings ng provo-martial ay hindi po dapat papasok ito sa kasong administratiba dahil nga ito ay simpleng breach of promise to marry. Pero dun sa programa po ni Senator Tulfo, mayroong nakikita tayong parang pananakot, medyo stretch, kumbaga it's a stretch to say na may liability siya para sa unintentional abortion at saka vawsi. Siyempre, ordinaryo mamamayan, kung abogado ang tinetreten mo ng kaso,
hindi naman po kasi ano illegal mag-threaten ng kaso. Pero kung abogado o mayroon siyang pagkakataon na makapagkonsulta o sumangguni sa isang abogado, maaaring na maabisuhan sana siya na alam mo, relax ka lang kasi medyo malabo yung mga ganong klaseng kaso. But, ilang araw lang ang nakalipas, eh, napatay na po si private first class sa kanyang ano sa encounter. Or private first class. PFC, di ba? A corporal naman ang sinasabi dito. Excuse me. Corporal Canlog. Sa statement, corporal, pero PFC kasi nakalagay dun sa statement na isa. Saglit lang, Red. Red? Oh. Can you ask for my, ano, for my eyes? Thank you. What? No, the thermoses. Thank you. Sorry. Okay. Hindi lang po ha, mag-lock lang tayo ng ano. So, hindi po natin sinasabi na may criminal liability si Senator Tulfo dito. Pero ang sinasabi natin dito ay kahit sabihin pa niyang spliced, hindi po spliced yun. Kasi ang spliced parang ini-insinuate na may isiningit. Doon sa ano, doon sa broadcast or doon sa mga sinabi niya, wala naman po. Ang meron po ay excerpted ito. Okay, excerpt 'yon. Baga kinuha, ginrab to sa kanyang programa. Sabi ni Ma'am Bernardita, ang linaw ng sinabi niya on air, nung tinawagan niya ang sundalo, sabi pa, duwag ka pala, sabi ng sundalo, sir, pasensya na, nasa critical area ako, kung ano-ano pa sinabi ni Sir Rapi. Abusado talaga, lalo na kung kumita na ng bilyon. Well, ang mas concern ko nga dito ay yung lack of reasonableness dun sa kanyang interchange with ang tawag niya dito ay Corporal Canlog, pero dun sa isang statement ni PFC. So at any rate, a few days later nga ay pumanaw nga si ano na nabaril siya sa encounter. Nasawi siya sa encounter. So ang second insinuation ni Senator, so hindi po ako sang-ayon dun sa term na ginamit niya na ito ay spliced. Ito po ay excerpted. Meaning, wala pong dinagdag at hindi po, ano, hindi to prinisinta ng parang clickbait lang or na para magmukhang worse than it actually is. Malinaw yung, ano, yung mga excerpts that are appearing dito sa social media ay di naman gaanong kalayo dun sa original dahil actually yung sinabi niya mas mahaba at sa totoo lang mas masakit kung pinanood mo yung buo. I think that by excerpting yung sinabi niya, eh medyo nakaano pa siya, mas maigi pa, kumbaga, para sa image sana ni, kumbaga nakagaan pa dun sa image ni Senator Rafi. Dahil kung buong-buo yan pinanood, eh mas masakit po. Mararamdaman nyo yung parang how unjust. Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Ay natural. Ano, ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala, itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo
palapit yung career, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito. Minamanifest namin ito ng magkaalaman, ng malaman ng taong bayan o ng mga botante ang posible, ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatago yan at hindi po yan suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga para sa kanila, for lack of a better word, na ma-elect o maging kandidato si Senator Rafi, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Rafi sa sa Senado. So, ang sinasabi niya, masikip isipin na ang mga kasundaluhan natin ay nadadawit na rin sa isyung pampolitika. Hindi po ito politika. In fact, hindi nga nila sinasabi na they prefer somebody else over Senator Rafi. Hindi po ganun. They merely concentrated on his actions at ginamit na bilang ehemplo itong si Candong, si PFC Candong. Ang hindi niya masasabi na ay politika lang ito dahil buong tapa na nagpirma ang ating mga dating opisyal ng AFP sa kanilang manifesto. Hindi po ito yung patago, hindi ito simpleng paninira, hindi po. Sinabi nila at backed up naman, sinabi nila ganito ang nangyari at they took offense bilang mga dating opisyales ng AFP. Alam nila na isa sa pinakamasakit at pinakamabigat na paratang ang tawaging kang duwag. So, yun po ay ilang ulit na sinabi doon sa video ni Senator Rafi. Pero para yan, which is the yan. Masakit isipin na nadadawit ang mga kasundaluhan sa issue ng pampolitika, marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Parang medyo, excuse me, mga opisyalis po itong mga pumirma. In other words, binasa nila yan at alam nila yung konteksto. Parang pinalalabas pa na ginagamit lang kayo para sa kandidatura ng iba. Wala naman pong ganun at wala silang binabanggit na ibang kandidato na posibleng mag-benefit sa kanilang manifesto. Sabi niya, lalo na sa usaping ito na halos mag-apat na taon na ang nakaraan. Totoo, 2020 pa po yung episode ng Rafi Tulfo in action na yon. Ngunit wala pa pong, kumbaga, masakit pa rin. At ginagamit lang ito bilang ehemplo. Ang sinasabi ng ating mga former officials sa AFP ay ito isa sa examples ng kanyang attitude, ng kanyang actions, at saka ng kanyang, kumbaga, yung mga masasakit na mga nasasabi in his program. It's just one of them. At nilalabas nila ito dahil hindi naman po nagbago. Bukod pa doon, wala naman din pong apology daw si Senator Rafi sa pamilya ng sundalong namatay. At although, to be fair ha, tayo lang nagsasabi, to be fair, si Senator Rafi ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng Yumao. Gayunpaman, hindi po ito na-erase. Hindi po na-erase yung pangyayari dito, hindi po na-erase na masyado siyang kumampi doon sa, syempre, breach of promise to Mary ito, parang lumalabas na it was wrong for this person na umayaw sa kasal. Wala pong ganun. Kapag pagdating po sa isang kasal, sa isang marriage, kailangan buo ang loob at buo ang consent. Kapag hindi buo ang consent, then alam po natin na nag-aalinlangan yung tao, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Oseng, for someone who has a penchant for
dragging the past to rebuke others publicly, he is not even seeing the irony. Sabi ni Sir Sendong, nag-condolence siya but that's it. And kinampihan pa din yung nagreklamo. Mm-mm. Hindi po mali ang umayaw sa kasal. Hindi po mali ang umurong. At hindi naman po mali yung kanyang ano, na at least bago po yan nangyari, bago po nagkaroon ng ano, ng kasal, ay umurong na siya. Kaysa naman mag-abandon na siya ng isang asawa. Bukod pa dyan, hindi po ito, ano, hindi po ito, how do you call this, maaaring ipilit. Kailangan buo nga ang consent. Sa ibang mga instances, kapag may pilitan, maaaring gamitin ito na basihan para sa annulment. Sabi ni Jel, nag-condolence siya pero nag-double down pa sa statement niya. Sabi niya, hindi porkit namatay sa bakbakan, eh bayani na. Katanghan talaga yung ginawa. Ay, aray ko. We thank you, K-Chesters. Wow. Wow. Sakit yun. Naramdaman ko yun. Thank you kay Ma'am Melanie. Thank you kay Olive for following. Hi kay Tita Isles. Happy birthday. Nanonood yung ano. Sa kong kamag-anak. Baka mahiya eh. So, hi po. Thank you kay Sky. Thank you kay Romulo, kay Kuletku, kay Tin Kabagnot Ornedo. Kay MJ, kay Arnel Rosales. Uy, yung dami ha. Thank you very much. Hi kay Ma'am Jacqueline. Okay, yon. So, uy, yung sakit naman nun, sinabi pa rin pala niya. Hindi ko yata na ano yun, na hunuhuli yun. Sabi ni DM Men's, Tulfo, di lahat ng Pilipino nabibilog mo ang ulo. Madaming nag-iisip ng mga tao na basang-basa ang karakter mo. Isa kang bastos. Di tatapang kung di ka bastusan mo ang ibinibida mo. Sali lang ka na daghan yun. Ah, mong koneksyon. Manggagamit ka. Okay. We got it. Thank you kay Ma'am Wendy. Thank you kay Chesters. Thank you kay License. Okay. Ito, sabi ni Chippy, sa kasal nga, kahit sa kahuli-hulihang sandali, sinasabi pa ng priest kung buo na talaga ang loob nyo at kung may tumututol. Correct yan. Ang hindi ko maintindihan nga, eh hindi naman po ito offense na ano, na kaya, pwedeng parusahan ng batas. Ang sinasabi ng batas kapag sa mga instances na ganito, ang liability lang po ay danyos. Babayaran nung umurong yung trahe, kung ano, yung mga pinaghandaan, yung mga ginastos sa pinaghandaan. So, kawawa naman. Sabi ni Vince, mananalo kayo sa pagka-presidente, Senator Tulfo. Yun po ay kung dadami pa ang mga botanting bobo. Oops. Sorry po kung ganito ang pananilita ko, but I'm sure deserve nyo to kasi ganito din po ang estilo ng pananilita ninyo. Baguhin yung estilo ninyo. Kaso yun talaga yung style niya eh. Kay Mighty Tejero, sabi niya. Mati, sorry. Napanood ko noon yung pagtawag niya sa sundalo, doon ako nag-stop na manood ng programa niya. Marahil matatawag pa akong ano, masyadong pumapanig doon sa pamilya ng sundalo dahil ako din po, tulad ni Senator Rafi, ay anak ng isang military official. Ang father ko ay nag-retire from the Air Force. Matagal po siyang piloto at bago niyan, siya po ay galing sa Philippine Scouts. Tumawid din po siya sa Philippine Constabulary and from there kumuha ng exam na kapasa bilang piloto ng Armed Forces sa AFP. So it was a good career at yung pagdidestino ng tatay ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Mindanao, where we did a lot of growing up. Kumbaga, and ano, hindi ko po maisusukli
sa armed forces ang tulong. Kumbaga, pinalaki ako ng armed forces. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo at sa mga opisyales natin, retired or in the active service. At ang nanay ko, di tulad siguro ng iba, never siyang umasta as though kapareho niya ang rangko ng tatay ko. Hindi siya nag-uutos ng enlisted men and so on. Tinuruan kami talaga ng respeto. Maging enlisted ka o official ka, you are entitled to our respect dahil po nandun kayo sa profession, sa serbisyo. Ang tinatawag nga nila, it's not really a profession but a service. May tawag dun, di ba? Nagsiservisyo ka kasi sa bayan. Ah, thank you po kay Boji. Okay. Yes po. Sabi ni John in Anon, may moral turpitude ba ang libel or cyber libel? Meron po. Kung meron, bakit nakatakbo at nanalo ang isang senador? Dahil po, nung nireklamo ito, sa ano, hindi po na bring up yung libel case na yon nung nireklamo siya. Ang original na reklamo laban sa kanya dun sa COMELEC ay for perjury dahil ang pinakilala niya ay ibang babae, iba dun sa tunay na asawa niya. Di umano, yun yung reklamo. Na-dismiss po ito, although binring up later on nga yung possible disqualification doon sa COMELEC dahil nga mayroon siyang conviction for a crime involving moral turpitude at 5 years po siya dapat na from the time the decision becomes final, 5 years po siyang disqualified. However, dito ang sabi ng COMELEC ay nagtagal ha sa COMELEC ang issue. Wala nang jurisdiction ang COMELEC, dapat ang reklamo ay ihatid na at dun umpisahan sa Senate Electoral Tribunal. I understand na may nakafile po na kaso doon sa SET. Pero mukhang mabagal ang pag-andar nito. Sa totoo lang, bihirang-bihira ang nananalo sa SET or sa PET. Dahil nga, may ano ka na, meron ka ng presumption. Dahil nanalo ka, nakaupo ka, ninibigyan po ng respeto ng ating batas and in many instances ng mga opisyales na na-elect ka na eh, naboto ka na eh. So hindi ganun kadali na matanggal ka. So, yun po yung nangyari doon. Sabi ni Gail, ang pagpapakasal ko po, dapat both sides ay kagustuhan na makasal sila. To be fair or to be fully informed about this, marami naman din po, after namatay si PFC, si Sir, after namatay po, marami pong nag-bash doon sa ano kay Ma'am Daisy Ray, lalong-lalo na online dahil nga yun po dahil nga ang nagsumbong siya over a matter that pwede naman niyang i-file yan sa hukuman, yun nga lang, civil case lang siya, pero hindi kasi maliwanag kung ano yung pakay niya. Parang gusto, dahil galit siya, gusto niyang patanggal sa pagkasundalo dahil iniwan siya. Parang hindi po yata tugma ang parusa doon sa kasalanan. Sabi ni Sweet Dreams, according to a recent interview from an AFP official, they already sanctioned Corporal Canlog on Daisy Ray's complaint and she still went to Tulfo, who disregarded and disrespected the AFP's jurisdiction. Humbug. According to her, during the show itself, sabi niya, hindi siya aware, nireklamo pa niya uli yata, hindi siya aware na na-dismiss na pala. So, hindi po siya na-sanction, actually, dismissed yung kaso doon sa AFP. Sabi sa show, dismissed mismo yung kaso. So, I understand that the AFP itself did not want to take it up. Alam niyo, very sensitive ang AFP sa mga ganyang issues. Mga issue ng asawa, yung mga nangungulekta kung sino yung bibigyan ng pensyon, sinong bibigyan ng sweldo, sinong i-consider na heir, sinong i-consider na asawa, and so on.
Matagal po akong ma-appear sa mga courts martial sa AFP. At alam ko po yung ano, yung dadaanan na na proseso diyan. Sabi ni Red, magaling naman daw sana si Tulfo. Kung ikaw po naging professor niya sa college at naging mentor niya. Uy, ako, grabe kayo. Sobra kayo ha. Huwag naman po ganyan. Ako pa yung talagang sinangkalan ninyo. Sabi ni Boss TV, bakit kayo galit sa future president namin? Ha 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 ha. Hindi katulad ni VP Sara na tinulungan niya ang adik na para manalo, kaya nagka-leche-leche ang buhay ng mga, oh, grabe naman kayo. Oy, thank you kay Roy. Yun, thank you kay Roy para dun sa heart. Daming, ano, maraming salamat dito sa TikTok, nakakatuwa kayo. I mean, oo naman, pati naman sa Facebook at saka sa, ano, sa YouTube. Sabi ni Ma'am Jenny, ako'y nasaktan sa ginawa ni Tulfo kasi isang sundalo din ang tatay ko. Hmm, see? Thank you kay Ma'am Cassie Lea for the rose. So yun nga po, para ang tingin ko, ang best na dapat patungo, in fact, sinabi pala dito ni Senator Rafi, ito. Tapusin pala natin yung pagbasa. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Canlog na si Daisy Ray Seraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pinagbubuntis niya. According to Corporal Canlog, doon mismo sa program, hindi niya alam na buntis. At inaffirm naman ni Daisy Ray ito, sinabi niya, by the time, hindi niya muna sinabi pero nakunan siya. Na by the time na sabi niya, wala na. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad ng last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang makainkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang civilian na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Kung titignan po sana ni Senator Rafi yung manifesto, wala pong nagsasabi na kasalanan ninyo yung pagkasawi ni Corporal. Ang idinudulog po dun sa manifesto o ang sinasabi dun sa manifesto ay yung trato ninyo doon, ng trato ni Senador doon sa kay Corporal nung siya po ay i-finiture sa kanyang programa. Yung pagtatawag ng duwag and so on. Hindi rin syempre mawawala sa isip ng tao at ng mga mismong opisyalis na pumirma doon na posibleng isang dahilan nito kung bakit nasawi si Corporal Canlog. It's speculative right now. Gayunpaman, dahil siya po ay namatay, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na masagot yung mga bintang sa kanya or masagot yung insistence na duwag siya. Simple lang naman po, kung siya po ay nabigyan ng pagkakataon na makipagsangguni sa isang abogado, mas magiging maliwanag kung ano ang lagay niya. Pero kung papanoorin niyo nga, may pananakot pa, may ano, patatanggal pa daw siya sa army, meron pang ano, makakasuhan nga siya ng vouchy at saka ng unintentional abortion. Medyo maano 'yun. Yung and at the time nasa area, nag-ooperate po si Corporal Canlog. So parang sinasabi ng mga sa manifesto, hindi naman reasonable yon na nagpipilit kang makipag-usap sa sundalo samantalang mayroon naman maganda at rasonableng dahilan kung bakit hindi kanya pwedeng kausapin. Nasa operation siya at the time. Ito sabi ni Ma'am Oseng,
the public sphere is not the appropriate platform for private issues where legal remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Aray. Sabi ni Darkshade, kaya bukang bibig ni Tulfo yung ipapatanggal niya yung PFC kasi parang ganun ang gusto ni girl. Sabi ni John Paul Mendoza, is Mr. Tulfo the senator an American citizen? Hindi po maliwanag sa akin yan. Wala po akong any knowledge about his current citizenship. But I understand that si Congressman Erwin Tulfo, who used to serve in the U.S. military, had issues nung siya po ay humarap sa Commission on Appointments. Although, according to him, sumiti na siya ng pagtalikod niya sa kanyang American citizenship. Sabi ni Sendong, di ako makamove on sa splice mini therapy. Makakaasa, hinihikayat namin ang lahat, sabi ni Senator Rafi, o ng opisina niya, na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at servisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interest, lalo na sa politika. Ayan na po. Ang sinasabi niya, yung manifesto na yon, na hindi naman sinulisit ng kahit sinong mga ibang mga kandidato dyan o yung mga taong lumalabas ang pangalan nila bilang kandidato sa susunod na eleksyon, hindi naman nila sinulisit ito. Pero ang sinasabi niya, politika lang to. Itong manifesto na ito ay nilalabas purely for political purposes dahil mayroon sigurong kinakampihan na ibang kandidato. Okay, so, ako, hindi ako sang-ayon dito sa panig nila na nagsasabing politika lang yan. Bihira nga po makilahok sa politika ang mga ang ating military personnel, active or even retired. Pero, pag retired ka na, pwede naman. Diba? Pwede ka naman makilahok sa politika. So, I do not understand why ginagamit niya itong dahilan na ito. Sabi niya, makakaasang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo, patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan, motherhood na ito. So, ang tingin ko medyo, syempre, kailangan magmadali para maglabas ng statement, hindi masyadong napag-isipan yung kanilang statement dito. Bukod pa dito, there is no apology, walang pag-ako ng kasalanan o kahinaan, wala ding nod doon sa pamilya ng Yumao. Bukod pa dito, nagdidig in lang siya doon sa kanyang original na panig na kampihan yung babae na nagre-reklamo ng breach of promise to marry. Para sa akin, it wasn't a good case to begin with. In fact, it's a, kumbaga, may pwede namang magkaso si Ma'am Daisy Ray. Pero hindi nga po maliwanag kung ano ang gusto niya. Ang feeling ko kasi, kadalasan, dudulog ka doon sa Rafi Tulfo in Action o sa mga ibang mga programang similar sa ganito kapag ayaw mo mag-file ng kaso o kung nag-fail yung justice system sa inyo. Doon kayo pupunta. Pero dito, wala pang failure yung sistema. At maaari naman siyang halimbawa, maliwanag na may administrative case sa Provo Marshall, pero sinabi rin nila doon mismo sa programa na dismissed na ang kaso. So, hindi po siya kasi,
Kumbaga, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao ng kasong administratiba, mawawalan siya ng trabaho dahil hindi siya nagpakasal. So, sabi ni James, bakit hindi po formal ang format ng document from the Senate? It is just a statement, sir. Hindi po yan resolution. Sabi ni Sam, hindi daw sincere. Sabi naman ni Ma'am Victoria, totoong may natutulungan si Senator Rati pero ang estilo ay walang habas. Like yung babae or lalaki, nangangaliwa sa sana preno konti, lalo may mga anak. Parang overkill na bali walang kahihiyan ng mga anak. Sana hindi ganun kabulgar. Di ba meron ngang isang time na mayroong nag, ano ng sarili niya, nag-unalive ng sarili niya. At masakit yun. Yun, nakita ko medyo may apology. At sinabi pa nung taong yon na, huwag kayong mag-alala, sir. Mamaya mag-ano na ako. Sabi naman ni Sir Rafi at the time, to his credit, ay wag naman ganon. Pero, dahil sa sobrang agitated at takot na yung tao, eh, tinuloy niya, supposedly. Dun sa mga nagsasabing may tama ako dun sa kay Senator Rafi dahil sa ginagawa kong ito, what are you trying to do? Are you trying to scare me? Kilala ko si Senator Rafi. Humarap po ako sa kanya. Nung ako po ay him ng press, ganito po nangyari. Ang unang parang committee meeting ni Senator Robin Padilla, which is the Committee on Information, ay ako po ay ang kanyang guest. At tatanong ako tungkol sa mga plano ng OPS. Isa sa sa kasama niya na senador doon ay si Senator Rafi Tulfo. Mahihirap yung mga tanong niya sa akin. Katulad ng isang natanggal doon sa Malacanang press corps, in-explain ko yung circumstances noon. Tinanong din ako kung ano ang plano para doon sa mga fake news. Kung sa issue ng fake news, mayroon din mga katanungan tungkol doon sa mga vloggers. At nasagot naman po namin lahat yon. Wala po akong masamang experience kay Senator Rafi. Pero yung pagtatalakay ko dito, hindi ko rin binabagayan ang style niya. Kaya yung sinasabi ninyong may tama ako, may plus one ako, may anything like that, palagay ko ang pakay ninyo ay manakot. Hindi po ako natatakot sa ganyan dahil ito ay diskurso. Public discourse ito. At kung titingnan pa nga natin, actually mabait tayo dito kay Senator Rafi dahil hindi tayo nagtumutulad sa kanyang style. He is still entitled to due process at ito po ay pinapahayag pa natin yung kanyang statement. In other words, hindi natin pinabayaan na yung side lang ni Corporal ang narinig, kundi ipinipresenta din natin ang kasagutan niya. But at the same time, nagbibigay tayo ng komentaryo. So kung may plano kayong manakot dito, I'm sorry, that does not work with me. And kung titignan ninyo yung record ko, how many I have faced down, including entire large organizations, including people who have tried to disappear me, hindi nyo po susubukan yung mga ganyan. Sabi ni Ma'am Cheryl, hashtag no to Tulfo brothers. Sabi ni Ma'am Oseng, TIA is not a court of last resort, capitalizing on the plight of the poor using trial by publicity is frankly distasteful and cringy. Senator shouldn't behave like Jerry Springer. Sabi ni Ma'am Deng, in overacting ni Tulfo yung programa niya para mag-viral at kumita. Yung binibigay niya sa guest, pareha lang yon sa kikitain niya sa istorya ng guest.
Sabi ni Rodolfo Casulla, ang usapin dito ay ang kawalan ng respeto ni Senator Tulfo. Nakala niya siya lang ang nakakaalam ng tama at walang sinumang pwedeng mga tuwiran laban sa kanya. We thank you kay Ma'am Ete Arellano, Et Arellano, kay Dan Alhambra, maraming salamat po kay ay para dun sa mga nag-follow tulad ni Ramil at ni Au Harina. Thank you kay Kuletko at kay Cassie Lea at saka kay Sir Roy, kay Ma'am Carmina for following at saka kay Boji, your creative hero. Si Chester's voice rin, maraming salamat. Ang dami palang nagpadala habang daldal ako ng daldal dito. At saka si Melanie. Dami na pala. Ayun. Dito naman sa YouTube, thank you kay Chorilin sa iyong super sticker. Balik tayo. Sabi ni Ma'am Norma, malakas ang respeto. Sinungaling na senador, iniiba ang issue, wala siyang respeto. Nasa YouTube, sabi ni Tox, na kinakausap ni B. Tulfo si PFC Candor. Sabi ni Gail, pati ang legal wife niya na si Julie Ligup, eh siniraan niya, naghugas kamay pa, but real pala, eh siya ang iniwan sa legal. Oh, okay. Yikes. Sabi ni Mai Hiron, hello po, strike 3 na po si Tulfo. Mas masakit dahil may namatay tayong sundalo na lastly, masyado niyang verbally na abuse sa nga ngabels. Dapat lang sila mabash sobra. Sabi ni John Enanor, tama, kawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na sa ang problema sa pamilya. Sabi ni Ma'am Lily Rose, kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. Sabi ni Sir Tony, Tulfo has no moral ascendancy to preach morality when he himself left his wife and daughter. Sabi ni Arel Place, si Attorney Libayan lang po ang kinakasuhan ni Rafi Tulfo, 40 plus cases, favorite niya si Attorney Libayan. May nagsasabang, basa rin sa YouTube, attorney. Kanina pa po ako nagbabasa, talaga naman, no? Sabi ni Ma'am, ni Poging Pinoy, 1.7 na tayo sa YouTube, ha? Don't forget to like po, kasi sa 500 plus sa Facebook yata. Sabi ni John Paul, bakit kaya galit sa kanila, si Rafi and Erwin, yung utol nilang si Ben Tulfo? Mas gusto ko pang panoorin ang bitag kesa sa RTIA. Sabi ni Tato, spliced, retired soldiers, what a pathological liar. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman tayo, libre lang po, at share na rin. Salamat. Sabi ni Sir Romel, tapos pasok pa yung dalawang Tulfo sa senatorial race, nakaka-PI. Speaking of PI, tumutuloy pa rin ang People's Initiative, ha? Huwag tayong malilingat. Thank you, PI. Sabi ni Ma'am Elsa, hirap na niya talaga umintindi. Ang issue is yung kawalan niya ng respeto sa men in uniform. Hindi siya sinisisi sa pagkamatay ni PFC Canlog. Susmiyo, ayaw umintindi. Sabi ni High Blood, kakatakot kung siya manalo, mas magiging oppressive times two. Hi, good PM. Ngayon.
Sabi ni Dixie, spliced pero naka-hide na yung original video. Oo nga daw eh, hinide na daw yung ano, yung original. Merong ilan lang na nakapag-download. Ingat din kayo sa pag-ano ha, pag-excerpt. Dahil ang alam ko, isa sa favorite nilang ikaso ay violation ng copyright. Sabi ni Orange Meaning, every time may mga sundalo at police time KIA, eh nakakadurog ng puso. Alam nyo, AFP pa lang po yan, yung mga pumirma dun sa manifesto. In fact, maraming gustong pumirma din. Pero kung ako kayo at gusto ninyo na may pipirmahan din, dapat humiwalay ng manifesto. Pwede niyong gawa ng manifesto na we adopt the statement of retired officers from the AFP. Dapat nga yung mga retired na PNP ay gumawa din sila ng statement. Dahil maraming beses na sila din po ay nadi-disrespect doon sa programa ni Senator Tulfo. So, para sa akin, it's time na rin siguro na hindi na tayo tumangkilik sa mga ganitong klaseng programa. Marami po kasi, I thank you kay Ma'am Emily, maraming tumatangkilik sa mga ganito because to be fair, minsan very entertaining din naman siya. So, para tayo yung mga amiron, pag kami nakita kang away dun sa kalye, pinapanood natin. Pagka may nakikita na aksidente, nagmimiron, may mga ganyan tayo na ugali. Gayunpaman, hindi na po nakakabuti para sa ating mga mamamayan yung ganitong klaseng programa. Bagamat mayroon siyang freedom of speech, sana maalala ni Senator Rafi na siya yung isang senador ng Republika. At meron na rin pong obligasyon na siya po ay to act with courtesy sa ating mga mamamayan. It's not easy, alam ko. Dahil yan po ang style talaga na kinasikatan ng mga Tulfo brothers. Yan nga lang, may consequences ang lahat ng ito. Thank you kay Ma'am Emily at kay Ma'am Ann para dun sa ano, sa roses at saka sa finger heart. Thank you very much. Sabi ni Dark Shade, di man lang nag-sorry si Tulfo. Ayan nga po yung ano, yung misteryo dyan. Para sa akin, kung magda-damage control, then mag-apologize. Kasi wala naman mawawala sa kanya pagka ganon. Bagkus ay mapapatahimik, mapapalagay ang loob ng pamilya at ng mga nakikisimpatiya doon sa pamilya nga ng Yumao. Thank you kay Anspan. Sabi ni Ken, may mga kakilala akong lumapit sa RTIA pero hindi nila pinansin kasi hindi naman daw mag-trending. Mga kabitan lang gusto nila, magre-reklamo sana yung mga yon sa amo nila. Unsubscribe ako after malaman ko yun. Thank you kay M. Ano sin ba itong? Thank you kay M. M ba yan o Emily? Raging Potato says, oops, pag umatras, pag tumaas sa posisyon, pag may nagreklamo sa RTIA, kasabwat AFP-PNP, baka ubus yung mga men in uniform. Kasabwat? Kasabwat o katunggali? Mga men in uniform natin, mag-ibang bansa na lang. Thank you kay Ma'am Anspan, kay Maria Dolores Dalag, at saka kay RNB. Ayan, si Ma'am Emily, nagpadala rin ng chocolates. Thank you very much po. Sabi ni Eric Francisco, hindi pa lang nagkakaisa ang mga empleyado ng gobyerno na inihiya sa programa at naapektuhan ang kalusugan.
Sabi ni Nenito, bilib ako kay Rafi kung may gagawin siya doon sa lumabas na gumagamit ng pulboron ang leader ng bansa. Alam na, Senado na. Sabi ni Jamie Moore, dati praise ko ang RTIA. Sa araw-araw ko panood noon, marami na rin na hindi na ako agree katulad ng first episode sa kaso ni Aura. Ay oo, na hindi siya nakikinig sa explanation ng police at kung ano-ano na ang sinasabi against the police. Para sa akin, ako kasi, in the start of my practice, talagang tumutulong ako sa mga kawani ng AFP at saka ng PNP. Yun talaga po ang ano, kasi they really can't afford yung mga mamahaling mga abogado and so on. So in the early days, yun po yung ano, yung aking parang social responsibility. Ang mga abogado kasi nire-require na every so often magkakaroon ng mga pro bono cases. So ang problema minsan ang dami-dami naming pro bono. Pero ang ano, prioritize ko talaga pro bono, police at saka AFP. Tanong niya pa po sa mga kliyente ko. Ano yan? Sabi ni Blasco, ba't ba kayo nagagalit kay Serapi? Eh, mas mataas siya sa presidente at sa mga men in uniform. Diyos na buhay yun eh, sabi nga pa ng ibang mga supporters niya. Ay, thank you kay Ma'am Anspan. Sabi ni Liam, ay po, tamang hindi tumakbo ng presidente yan si Tulfo na yan, puro kabit-kabitan. Oh my goodness. Sabi ni Nenito, nung hindi pa nag-senador yan, bilib sana ako, ngayon wala na, akala niya siya lagi ang tama. Sabi ni Sweet Dreams, we saw a video of RT in Bardagulan mode with the police chief of Las Piñas. Kala niya hindi siya uurungan ng official. I cringed on the scene when RT went on and he still does it. Shameless. Actually, napanood ko din yun. Nasagot nga siya eh. Thank you ulit kay Ma'am Anspan. Oh, sabi ni John NNR, pinag-relatean niya si Attorney Acosta kung bakit di mabigyan ng abogado sa PAW yung nagreklamo kasi yung kalaban ay may abogado na daw sa PAW, kaya conflict of interest daw. Pero pinipilit pa din niya si Attorney. Actually, opo, I understand that that was the case for a while. Hindi niyo kasi pwedeng pilitin talaga ang counsel pagka may ano, posibleng conflict of interest. Kaya nga po, mayroon mga ibang mga, although I understand na the Supreme Court has issued a directive na sinuportahan yata ng DOJ na kung hindi naman the same court, maaaring kumuha din ng, pwedeng PAW din kahit may possible conflict. Kasi marami daw po ang hindi nakaka-afford ng abogado. So ako, para matulungan na lang yung ibang mga litigants, kumbaga, inire-refer ko sila sa iba't ibang mga free legal aid tulad ng sa UP Law, sa UP Office of Legal Aid. Ang mga law schools po ngayon ay mayroon na pong mga legal aid programs kung saan tumutulong sila sa mga indigent litigants. Kumbaga, yung mga nadadawit sa kaso, kailangan ng abogado, hindi maka-afford, may conflict of interest sa PAW, pwede po sa UP. Maaari ang I think Ateneo has na rin meron din yung ibang mga law schools. Ang IBP din po ay may free legal aid also for indigent, so maaari din po kayong humingi ng tulong doon kung sakasakaling kayo po ay masabihan ng PAW na hindi nila pwedeng tanggapin ang kaso ninyo. Sabi ni Vince, sa mga bumoto kay Senator Tulfo, iwasan yung mag-isip ng malalim o wasto para siya pa din ang iboboto nyo.
Ganun. Sabi ni Popoy, actually, I told my sister to stop watching RTIA. Believe it or not, may epekto sa personality at attitude after habitual na watching. Hindi siya angkop sa mental health. Yikes. Kung sa bagay, it does have some kind of effect. Hindi ko lang pa sure. Magtatanong ako sa ano sa mga, actually yung anak ko psychologist eh. So pwede ano magtatanong ako ng mga ganun. Nasasangguni ako. Sabi ni OBM, ang panakot ni Tulfo ngayon yung Senado kaya dapat pag tumawag RTIA dapat sumagot ka. Ang ayoko yung ginagamit yung ano yung opisina halimbawa ng Senado yung mga may threats na padidetain sa Senate and all that kasi alam nila na hindi na re-review ng hukuman na hindi nire-review ng ating Korte Suprema yung mga actions ng Senado dahil co-equal branch po sila or bihirang-bihirang makialam ang hukuman sa mga issues na gano'n. So, parang kawawa talaga. Talagang ang laki ng pagkakataon na magkawawa ng tao kung hindi maayos yung pagkagamit ng mga senador ng kanilang powers as ano as legislators. Sabi ni Tony Amor, did you see the interpellation of Senator Pia Cayetano on the Seafarers Act that residence and domicile under Philippine law is different? Tulfo insisted it's the same. Naku, si Senadora Pia, honors yun. Magaling na abogado si Senadora Pia bago siya nag-senadora. So ako, I wouldn't argue with her on ano on what the law says, particularly on definitions. She knows her stuff. Sabi ni Circle 8, isa siya sa dahilan kung bakit di na nirerespeto mga pulis, ang bilis niya magpatanggal sa trabaho. Alam niyo, isa po yun dun sa inaalala ko. Meron, admittedly, meron talagang mga bad eggs sa PNP at kahit sa AFP. Pero naaawa ako dun sa mga ano, nadadamay. Common na common, lalo na sa PNP. May kasalanan yung boss nila. Higher ranking yan. Ang gagawin, i-blame yung lower ranking. At dahil lower ranked yan at wala pang kapit, walang kilalang politiko, walang clout on his own or her own, natatanggal yung mga yun o kaya naaantala ang kanilang mga karir. Pag maaga pa lang at ganun ang nangyari sa pulis, ang laki ng chance na sila ay mahatak na dun sa mga katiwalian. Kaya isa din po yun kung bakit dapat fair tayo pagdating sa ating mga law enforcers. Hindi ko mo ba't police automatic sasabihin nyo abusado tong taong to and all that. Madali kasing mag-akusa. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay nasa gobyerno, ang laking bigat sa isipan niya na kinakasuhan ka. Hindi mo talaga magawa ng maayos ang trabaho mo pagka may kasong nakabitin sa iyo, sa ibabaw. Na, kumbaga, any moment now, baka patawag ka ng hukuman and so on. So kami talaga, ako at saka like si Attorney Ahmed, marami kaming pro bono doon sa mga PNP at sa AFP precisely because alam namin na kailangan sagipin yung mga matitino eh. Yung talagang mga walang kasalanan na sila yung nagdadala ng bintang kasi either naduduwag yung boss nila o yung boss nila kinasuhan at dinadamay na lang rin sila. Tapos kung may kaaway ka pa doon sa loob ng organisasyon o doon sa loob ng PNP, ang dali mong matatanggal kasi bintang lang eh, ang bigat na. Sa totoo lang, sa haba kasi ng history na parating na pagdidiinan, na pagpapansin yung ating mga law enforcers at maraming iniisip ng mga tao na ay, pulis kasi yan, kaya corrupt and so on, dinudugtong kagad, wala pang due process. Para sa akin, nakaka-demoralize yun at nakakadagdag doon sa katiwalian dahil nga
nawawala na sila ng karir, paratang pa lang, akusasyon pa lang. So, for me, it is important also for us not to show na alam natin kayo mga law enforcer, malapit na nga kayo sa ano, sa na masaktan, in action, masawi habang kayo po ay nagpoprotekta ng taong bayan o gumagawa ng inyong trabaho. On our end naman, irrespetuhin natin ang ating mga pulis until proven otherwise. Diba? Until alam natin na itong taong ito ay may sala, may kasalanan sa dipunan, may kasalanan sa atin, bigyan natin sila ng respeto kahit sa para sa uniforme man lang nila. Because of the fact na sila po ay nagsiservisyo sa taong bayan. Alam ko na this gets so much publicity. Thank you kay Dan. Ang laki talaga na binibigyang publicity ng media kapag ang inaakusahan ay law enforcer o kaya sundalo. Because nga, syempre, naiintindihan ko yung interest in that. Pero para sa akin, defeating din yan. Nadidemoralize yung mga sundalo, nadidemoralize yung ating mga pulis, especially pag mababa pa yung rangko. So if we want a police force we can be proud of, then let's be proud of them also. Yung respetuhin natin yung kanilang opisina, respetuhin natin yung uniforme. Pag napatunayan na sila po ay tiwali, ay yun, hindi na sila entitled to respect of the uniform dahil sila mismo ang lumapastangan sa respeto na yun. Sabi ni Gail, meron ba tayong Senate President? Uy, bakit? Ano nangyari? Anong nangyayari? Sabi ni Corazon, daming winasak na pamilya ni Rafi Tulfo sa halip na ayusin ang maliit na problema, pinapahiya niya sa buong mundo, kaya malaki ang epekto sa mga anak. Sabi ni Good, malinaw lang na lumabo na ang ulo ni Sir Rafi sa dahilang wala nang sino mang nanungkulan na dapat kontrahin ang mga pagkakamali na malinaw niyang namang ginagawa. Nagtatago siya sa pagiging media at senador. Ay. So ayun na nga, ang statement ni Senator Tulfo sa aming larangan lang, in our opinion, ay kulang or mahina. Parang ang pinalalabas dito ay politika lang ito. At ang ginagamit niyang ebidensya ay lumabas ang manifesto matapos lumabas yung survey. Para sa akin, hindi po yan ebidensya. Ito nga po ay wake-up call. Nakita po mismo ng mga signatories na ito tumataas, very popular itong taong ito. Pero may danger kung siya po ay mananalo. Ang manifesto na ito ay hindi lang po directed kay Senator Rafi, kundi dun sa mga taong very willing na suportahan siya. At dun sa mga tao na nalilin lang o naluloko na iniisip nila na tama ang ganitong klaseng entertainment o ganitong klaseng paglilihis sa proseso natin sa hustisya. While we understand na hindi po ganon ka-responsive para sa ordinaryong mamamayan ang ating justice system at naghahanap sila ng sasaklolo sa kanila, yung ganito ay nakakalin lang ng ordinaryong mamamayan. Parang iisipin tuloy nila na hindi mo kailangan sumunod sa proseso. Ang kailangan mo lang hanapin ay isang taong maglalakas loob na mampapahiya, mumurahin, hindi naman mumurahin yata. Basta mampapahiya, mang-iinsulto ng mga kawanin ng gobyerno na kadalasan ay gumagawa lang ng kanilang trabaho. Ang kailangan natin ay ang paghihikayat na matuto ang ordinaryong mamamayan sa mga proseso ng katarungan nang sa gayon makahanap sila ng hustisya. Yung mga ganitong klaseng shortcut, nagiging popular yan eh, yung mga, kunwari kawang gawa ng mga TV programs or radio programs,
Well, ang totoo niyan ay nagre-refer lang naman sila. Mas nagkaka-empower tayo sa ating mga mamamayan kung tuturuan natin sila kung ano ang dapat gagawin nila. At kung halimbawa, may pagkakamali at nauubusan sila ng mga remedyong legal, then maaari naman natin silang tumulong na magpetisyon sa gobyerno natin na baka magawa ng paraan na maibsan naman yung nangyari dito sa ating mga mamamayan kung sakasakaling biktima sila ng kawalan ng katarungan. So, muli ha, ang problema talaga yung mga ganitong klaseng programa na parang nag-o-offer ng solusyon na wala doon sa proseso ng katarungan. Hindi tuloy natututo ang taong bayan tungkol doon sa ano, sa proseso. And even worse, what they learn is that there is a shortcut. Mayroong paraan, kailangan mo lang maghanap ng tamang tao. Hindi po ganun yun. Dapat institutional ang support natin. Dapat nirerespeto natin yung sistema at mga institusyon. Pero kung may mali sa sistema, yan po ang tamang dapat dinudulog natin sa ating mga, sa media. Kailangan bigyan ng pansin. Kung mali, mali. Kung hindi responsive ang batas, that's what our legislators are for. Yung mga ganitong klaseng programa, they miseducate the public. Nagtuturo ng shortcut. Tapos hindi natuturuan ng tamang proseso. If we really want to help, ang mga programa ay dapat nagtuturo. O kayo po, ganito ang susunod na step. Ito ang kailangan ninyong gawin. May problema, wala kayong abogado, dumulog sa ano, sa PAW. Meron din po mga free legal aid. Kung ito po ay nasa proseso na at kailangan ninyo ng representation. Kung hindi nyo naman naiintindihan, i-explain namin yung proseso o kung bakit ganito yung mga nagiging desisyon. Hindi po kasi lahat ng ano ng tao ay nakakaintindi na pagka natalo na sila, pagka you know, mali na yung akala nila na meron pa silang magagawa ng paraan. Minsan, sarado na, tapos na yung kaso. Kung naghahanap sila ng hustisya, ang unang tulong na magagawa natin dito ay i-explain natin sa kanila kung ano nangyari sa kanila. At kung sakasakaling may kawalan on their part, may nawala sa kanila na naging naapi sila, yun po ang pupunuin natin. Tutulungan natin na ano, kung merong nawala sa kanila, we raise funds for education, we source scholarships para sa mga anak nila, baka maabutan sila ng konting tulong, maipadala kung saang institution sila tutungo, and so on. May mga institutions din na sumasagot sa mga ganun. Hindi po kadalasan, yun na nga eh, a lot of our politicians and wannabe politicians and people like this, and entertainers, itong kakulangan ng hustisya, it works for them eh. Kaya ayaw nilang ayusin. Gagawa na lang sila ng programa na akala mo tumutulong pero sa totoo lang hindi. Sa totoo lang nas nakakapagbigat pa sa lipunan. Kasi it aggravates the lack of information. It aggravates yung kakulangan ng kaalaman ng ating mamamayan tungkol sa sistema. So, ayun. So, maraming salamat. Sabi ni Good, cut the process, ika nga ni Serapi, sabay bigay ayuda sa nagre-reklamo dahil may content na ang RTIA. Sabi ni Paolo Tanam, at ang mahirap ang mag-asta na dalubhasa sa harap ng mga dalubhasa. Katulad sa ginawa niya kay Sec. Herbosa, may insinuation pa ang mga doktor ay nagka-junket, samantalang hindi niya naman alam. Yun nga po. So, also, meron ding ano eh, meron ding epekto dun sa yung asta ba, maganda sana na natuturo natin, di ba? Dito, nako, very, maraming nag-aano dito sa akin na, bakit ganyan ka naman magsalita?
bakit ano, bakit kung makasagot ka sa mga trolls, ganyan. Dati sumusunod ako sa iyo, pero ngayon parang may hate na. Teka muna. Pagka sumasagot ako, in the same way that you are accused, masama yun. Pero hindi nila nire-reklamo yung mga programang katulad ng ganito. O yung mga pag-aasta ng ilang mga opisyales as though, yun nga, mas marunong pa sa mga dalubhasa o mahilig magputol-putol ng proseso o mag-shortcut. At pinapalaganap pa ang maling kaalaman tungkol sa paglilihis sa tamang proseso. So, dun na nagtataka eh. Ang laki ng difference eh. Parang acceptable with certain people and then unacceptable with others. Or siguro ayaw lang nila talaga sa akin. So, ito sabi ni Popoy, Tulfo I guess will be an impulsive, aggressive, and histrionic president. Mas malala pa yan sa current president. Baka biglang mag-declare ng digmaan without prior consultation and study. Aray. Sabi ni Rickul, bakit hinahayaan ni PBBM na ganun ang mga alter ego niya at sa tao na sangay ng Ekubibo? Yan po yung style of governance niya, ma'am. Sabi ni Ronald, wala daw kinatatakutan si Tulfo, ba't tumiklop siya sa PCSO? Dahil ba sa pera? Okay. I don't know. Open for conjecture yan right now. Naulit ko na pa rin. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit, ginagawang stepping stone ni SRT, ang RTIA, kasi he knows that Filipinos are most likely gullible. Sabi ni Chester, ang nakakalungkot sa bansa natin ngayon ay yung mga nasa legislature ay umaastang kala mo nasa judiciary. Kaya nga eh, ang gusto ko talagang hikayatin ay yung education, yung voter education. Marami na naboboto dahil sila po ay sikat or for ano, kinukuha ng mga political parties para sila po ay, you know, manalo. Meron dun sa political party na yun na sikat, kumbaga. Yung kasikatan is a means to an end. Kung magboboto tayo, kung hindi man lang natin kayang makaboto ng mga dalubhasa, eh sana yung may puso. Para sa akin, yung mga katulad ni Senator Robin, favorite si Senator Robin, ano? Halata-halata na ba? Ni Senator Robin, halimbawa, ang dami nagsabing artista lang yan. Pero sa totoo lang, nakita ko na nagtatrabaho siya at saka nag-aaral. Hindi siya yung basta nagsasabi lang na he doesn't speak out of turn. And minsan, pag kami pagkakamali siya, nag-a-apologize siya. Yun ang ano, para sa akin, if we cannot get yung ideal na matalino, na mga dalubhasa na and all that, kumuha naman tayo nung may puso. Sabi ni Ma'am Cheryl, legal po ba as senator si Rafi Tulfo ay nasa kanyang programa? Yes, ma'am. Ang mga bawal, mga abogadong umaapit sa korte, bawal po kami. Sila hindi. Hi, good morning kay Charlene Niabs, who's watching from Vancouver. Thank you po. Sabi ni Ian, I don't watch RTIA kasi para siyang wash out version ni Jerry Springer. Ay, sabi ni JV, di mo masisisi yung mga tao na walang tiwala or ayos sa mga pulis dahil kay Duterte lang sila nagtino. Mula traffic enforcer hanggang general, may karanasan na talaga ang taong bayang may umaabuso.
Thank you kay Ma'am Shardini, kay Andresa at kay Dan Alhambra para sa mga roses at saka ano, sa mga gifts ninyo sa TikTok. So, yun, sabi ni Fernando, sa apat na binoto ko, Robin lang nanalo at number one pa, tapos ng criminology. Sabi ni Roy, napanood kong live noon sa RTIA yung sa Sundalo. Sabi ni God, Sir Rafi should make up his mind. Being a senator, being a media man, toxic na siya masyado without him knowing, me watching from Japan. Sabi ni Ma'am Cheryl, instead na lumabas sa kanyang programa, sana mas naglaan siya ng oras para mag-aral pa ng batas. And last two, thank you kay Jocel, sabi niya, finally, naka-live din sa Diwing at Parate. Please say hello to Dion, your number one fan. Si Dion po ang aming assistant. Okay. So, thank you rin kay Ma'am SP. Nakahabol po kayo. Pero patapos na tayo. Sabi ni Ma'am Jamie, tama. Sabi ni Rafi, maayos naman daw ang current administration. Bakit daw hindi na lang suportahan? Maayos para sa kanya kasi siya ang bet ni BBM sa next elections. Nakalimutan na mga anomalies like for example, ang PCSO. Ay, mahirap rin talaga. Thank you kay Ma'am Anspan, kay Ma'am Charlene. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin po ngayon at nag-participate, lalo na lahat ng nag-participate. Salamat sa lahat ng nagpadala ng super chat at super sticker. Si Charlene, Shelly, dalawang beses, kay Yer Elasras, kay Ma'am Jocel, at kay Kun Yang. Thank you very much po sa inyong pagpapadala. At thank you very much po dun sa mga napakaraming komento ngayong araw na ito. At marami pong nanonood, maraming nag-like, nag-share, nag-follow. So, para dun sa hindi pa, paki-follow naman po both sa TikTok, sa Facebook, at saka subscribe dun sa aming YouTube channel. May issue na naman po tayo sa possible throttling sa ating Facebook account, yung Luminous by Twixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Hanapin niyo lang po at follow para matanggal yung throttling. The more people follow and the more people who comment there, madi-defeat natin yung algorithm ng Meta. So, hindi po pwedeng papabayaan natin na yung mga trolls na hina-hire using our tax money ay magtutuloy-tuloy sa kanilang pagre-report ng mga accounts who simply spread information or criticize the government in a way that they cannot even answer. Yun nga palang nakalimutan kong banggitin. Napansin niyo ba dun sa conversation na pinost ni Madam Maharlika na sila mismo nahihirapan sagutin at humihingi ng tulong na i-take down na lang yung mga accounts na hindi nila masagot? Ibig sabihin, kulang talaga sa kaalaman at kulang na kulang din talaga ang ahensya ng gobyerno in charge of these communications. So, ewan ko ba, mahirap na talaga maghanap ng marunong. So, thank you very much. I hope you enjoy the rest of your night. Ingat-ingat po ang lahat. Pangalagaan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. We will see you tomorrow. And I hope you're having a good long weekend. Good night.